Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong Tita Ina, muling nagbabalik. At muli ko na naman po kayong ipapasyal dito sa ganda ng Doha, Qatar. Ayan, at sa ngayon, nandito po muli ako sa May Alvida Park. Ayan. Muli kong ipiikot at ipapakita sa inyo kung anong meron dito sa May Alvida Park. So ngayon, ang weather dito ay malamig at mahangin. Kaya tingnan nyo ang aking buhok. Yan. So okay lang yan. So tara, ipapasyal ko kayo. Diyan lang po kayo. Magandang hapon sa lahat po ng mga OFW na katulad ko. Ayan. So, let's go! Let's get started. Umpisan natin ngayon dito sa May Alvida West Parking. Ayan. Kung ating lilibutin ang buong Alvida Park, siguro aabutin ang ating vlog ng hanggang part 5. Then, sa sobrang lawak nito at ganda. Ayan, katapat nito ay may walk station. Ayan. Ayan ang haring araw. Sunset. Ito ang view. May mga bulaklak. Sa ngayon, maraming mga family, mga bachelors ang namamasyal dito. Pasensya na po kayo kung sa aking video ay itinataas ko ang aking camera ng bahagya. Iniiwasan ko lang pong makita or yung mga taong nakakasalubong po ko para hindi makita yung kanilang mukha, para na rin po sa kanilang privacy. Kasi nandito po tayo sa Muslim country. So, kailangan po talaga nating irespeto ang bawat isa. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, para din po sa privacy. Ayan, meron po ditong metro station. Katabing-katabi lang po mismo ng Alvida Park. Tapos, ito po meron dito. Ito yung magandang tanawin dito. Na parang bundok din siya. Nakaakyat na po ako dyan last December 18, 2019. Nung National Day po ng Qatar. Yan. Maganda po kasing umakyat dyan sa bundok na yan para makita mo yung mga fireworks, yung mga spectacular fireworks para iyong masaksihan. Ayan. Maraming mga family na mga nag-picnic pagka mga ganitong oras, at ang sarap po ng hangin, napakalamig. Yan po ay muli kong aakyatin para makita ko ang view. Pagkabandang hapon, masarap maglakad syempre, lalo na pag-umaga. Lalo't nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Actually, dito naman po sa Doha, Qatar, hindi po polluted dito. Kaya kung mapapansin nyo, yan, lagi kong sinasabi sa inyo sa aking vlog,
Napakalinis po dito. Nandun po kasi yung disiplina ng bawat isa. Ayan, aakyat tayo dito. Medyo matarik siya, pero kaya naman. Kung ang Katara Hills ay aking naakyat, sobrang taas po nun. Ito pa kaya? So, tara, let's! At syempre, isa rin po sa tip na maibibigay ko sa inyo ngayon, once na lumabas kayo ng bahay, or pupunta man kayo kung saan nyo gustong pumunta, mamasyal, mag-grocery, or anything, pumasok sa trabaho, huwag na huwag nyo pong kakaligtaang, syempre, dalhin ang inyong mga cellphones, susi, wallet, lalong-lalo na pagka nasa ibang bansa ka, syempre, ang inyong QID. Kung dito po ka po sa Qatar, ang tawag po doon ay QID, Qatar Identification. Syempre, at pinaka-importante po, lalo na sa panahon ngayon, ito po, lagi din po itong laman ng aking bulsa at ng aking bag, ang tensinanan. Alcohol spray, syempre, para lagi tayong protektado. Meron din po akong dalang tissue, napkin. Yan, para kung halimbawa mabahin ka, mahatsin, or anything, mag-CCR, gagamit ng toilet, lagi kang handa. At syempre, meron din po akong, hindi po nawawala ito, dapat ang wet wipes. Yan, protection po sa ating sarili dapat. Kailangan maging handa po tayo saan man tayo pumunta. So ayan, tara, let's, here we go, akyat na po tayo dito. Maraming mga tanim din po ditong mga bulaklak. Ito yung isa sa na-amaze ako sa Qatar, kasi pagka sinabi po kasi Middle East, nasa gisip ng mga tao eh desierto. Talaga naman pong mainit dito sa panahon na to pagka summer. Pero ang isa sa kagandahan eh kahit na ganun ang klima dito ay andun pa rin yung hindi nawawala yung beautification. Yung landscape, pagtatanim nila ng mga puno, ng mga halaman, mga bulaklak, mapa winter man or mapa summer, yung lagi po silang nagtatanim at pinapaganda yung talagang Qatar. Yun po yung isa sa maipagmamalaki. So ngayon, nandito na po ako ngayon sa taas. Ayan, ang nasa likod ko ito. Ayan siya. At doon tayo nang galing. Maganda rin po dito magdala ka ng bike. Kung gusto mo maglakad, mag-jogging, mag-picnic, meron din pong mga parang mga cottage dito na pwede kang mag-ihaw. Meron din pong pwede kang mag-exercise, pwede kang magdala ng mga bola, football, volleyball. Ayan, dun sa area po na yun, marami pong na mga naglalarong bata. Ang ganda po doon, no? Yun, pagka magja-jogging ka. Ito ang
kagandahan dito. At ayun po yung West Bay, yung mga nagtataas ang skyscraper dito sa may baka. Yan, ito ang view pagka araw. Makikita nyo po dun sa mga una kong mga video, mga una kong mga in-upload sa aking mga sa aking YouTube channel, yung aking mga content. Pagpasensyahan nyo na po kung hindi po ako gaanong nagsasalita doon. Although, nagsasalita po ako. Kaya lang, nung i-check ko po kasi sa laptop, meron akong na-trace doon na copyright. Tapos may mga portion, lalo na sa intro at saka doon sa mga ibang part ng aking video na copyright. So, na yung iba doon, nakamute yung sound, tapos yung ibang part naman, hindi talaga daw siya pwedeng i-mute, kundi kailangan i-trim. So, ayun, nakatrim po yung ibang part doon, kaya nawalan yung ibang video. Yun, kaya hindi po siya kompleto. So, ayun, lesson learned na po yun na pagkagagamit ka ng mga music, dapat non-copyright at hanggat maaari huwag na lang gumamit ng mga music or mga effects para hindi ma-copyright at syempre maipakita mo ng buong buo yung ganda ng isang lugar. So, tara, baba tayo. Pupunta tayo dun sa magandang area, sa mga bulaklak, sa pwede rin mag-jogging. Ito yung mga bulaklak dito, mga bougainvillea na iba-ibang mga kulay. White, yan. Purple, pink. Ayan, di makikita nyo yung iba. Sumasayo pa. Tuwan-tuwa sila. Yun naman yung nakakatuwa din pagka namamasyal ka, nakikita mo yung mga ibang tao tapos masaya silang nakikita rin at nakakapasyal. Yun yung kagandahan dito. Actually sa lahat naman naman po na mga bansa, yun yung magandang na ibibigay sa, lalo na sa mga OFW na katulad natin, yung free tayong nakaka gala or nakakapamasyal sa mga magagandang tourist destination dito. Ayan, makikita nyo may mga batang gumagamit ng electronic scooter. Ito pong portion nito ay para sa mga bike, sa mga electronic scooters. Ayun, meron po doong metro station na subukan ko na rin pong sumakay ng metro since una po siyang nung unang bukas pa lang po siya. Ayan. Lahat po ng mga area dito ay may mga CCTV camera para sa protection ng lahat. At saka dito nga po sa Qatar ay lagi ko pong sinasabi sa inyo na safe. Kahit lalong-lalo na pagka sa mga babae, andun yung respeto at pagkalang. Tsaka syempre, tayo rin sa sarili natin, kung nandito tayo sa ibang bansa, kailangan matuto rin po tayong sumunod, yung disiplina, at saka igalang yung at irespeto yung kanilang tradisyon. Kailangan kung lalabas tayo, alam naman natin na Muslim country ito, kailangan magsuot din tayo ng tamang pananamit. Ilagay din po natin sa lugar yung ating isusuot na dapat tama. Yan. Malamig.
kahit na mag-jogging ka rito, hindi ka pagpapawisan dahil ganda ng weather dito. Ito yung mga bulaklak. Gabi, para yan, makulay po yan. Maganda dyan pagmasdan, lalo na pagka nasa harap ka ng dagat, parang nagre-reflect siya sa tubig. Yan, may mga sumasayaw, mga ano din po yan, mga vlogger, mga katuwa. Tapos karamihan dito, mga family, mga nagpipiknik sila, may dala-dala po sila mga kanya-kanyang mga tawag dito, yung nilalatag sa grass, mga pagkain, mga upuan. Yan, tapos andito na rin yung time kung saan bonding sila ng family. Free po dito, open po siya sa lahat. Po yung sinasabi ko sa inyo, sobrang lagak nito. Yan, kung makikita niyo yung puno, malakas ang lagi. Ito, papakita ko sa inyo yung location. Tawag po doon sa pinatan natin kanina ay natural rock. Tapos po ay sakay ng taxi, metro, ayan, meron ding family trail, splash pad, ayan. Area na to, kailangan pa rin ipakita kung atlas. Football area. Time check po dito ay 7 ng hapon.
dito sa may left side, andyan yung papuntang Hamad Hospital. At sa banda going kanan naman, dito ay ang Sukohil at ang Moshiri. Ayan, kung mapapansin nyo po, ayan, talaw na po ito yung dagat. Kaya pagka National Day, dyan po ginaganap yung fireworks. Yan, marami po dito yung mga tao naghihintay dito. Ay, ang cute ng bata, hindi ko lang siya maipakita sa inyo kasi syempre para din sa privacy ng bata. Yan ang family niya, nag-hi siya tapos nag flying kiss. Alam niya na nagbibideo ko. Pag nandito ka, pag National Day, yan, kitang-kita mo rin yung fireworks. Tsaka, ang kagandahan dito, dahil nasa, kumbaga, ayan yung West Bay, kitang-kita mo, kumbaga, kahit maraming tao man ang gustong manood, yan, hindi po siya magkukumpulan kasi malawak na malawak po yung area na pwede mong puntahan para mapanood yung fireworks. Ayun yung baby na nag-hi sa akin at saka nag-flying kiss. Yan, tingnan nyo. Sa atin naman sa Pilipinas, marami din mga pasyado na katulad sa may Mall of Asia, Manila Bay. Ayan. So, tara po at lipat naman ako sa ibang pwede ko pang puntahan sa may Sukwakif. Titingnan ko naman po doon pagka gabi or sa Moshirib para may rami pa po ako maipakita sa inyo mga best destination dito sa Doha, Qatar. Ang sa akin naman po, kaya po ako nag-video para may pakita ko at syempre, nandito yung memories habang nandito ako sa Qatar. Syempre, dapat nag-video ko para pagtanda ba, meron ba akong pwedeng panoorin na ito, napuntahan ko na pala or maiko-compare mo din pagka may mga ibang pagbabago na ginawa dito sa Qatar, yung beautification. So, salamat po muli. Abangan nyo po ang aking mga susunod pang mga pupuntahan. Lagi pong mag-iingat ang bawat isa at God bless po. A few moments later. So, ayun po, nasa 3 kilometers na yung aking nilakad. At kung makikita nyo naman po ang aking nasa harapan, ganyan po kaganda dito. Yan, pwede kang maupo dito sa damuhan habang nakatanaw sa may kalayuan. Makikita mga unti-unting bumubukas na mga ilaw na mga building. Tapos ayan, mga dumadaan yung mga sasakyan. Pero sa harapan mo, kung may ganyan na magandang view, nakaka-relax, tapos mahangin, tapos kung lalo na kung kasama mo yung mga friends mo, ayan, nakaka-relax andito yung banding. Tapos ayan o, maganda. Pwede pa pong tumawid dyan. Ayan, tapos sa bandang dulo po, kung makikita nyo, ang gaganda ng mga ilaw. Ayan. Kung papunta ka rin po sa may airport, ayan din po yung makikita mong mga ilaw, nagbabago. Ayan, mga kulay green, yung mga poste. Ayan o, ang ganda.
Tapos, pwede kang maupo dito. Yan, magpa-picture. Tapos, or tumambay lang. Tingnan mo yung mga puno, yung mga halaman, yung mga bulaklak. Oh, diba? Sana po sa bawat pagbablog ko, sa bawat content ko, eh, kahit papano, eh, nakakapagbigay. Saya din po ako sa inyo. At nakikita nyo yung bawat ganda kung ano meron dito sa Qatar. So, tara, tawid tayo sa kabila. At ipapakita ko lang po kung ano meron dito. Ayan. Mga makukulay na mga bulaklak. Talagang napakahangin po dito. Tapos yung bawat poste, nag-iba-iba yung kulay ng ilaw. Ayan. Isang part po yan sa beautification dito. Ayan, tara, babalik na po ako para marami pa po akong mapuntahang mga magagandang mga lugar. Tawid na ulit tayo. Wala pong ka-traffic dito. Ang traffic lang po ay ang signal. Signal lights. Ayan. Dun po tayo nang galing. Layo na po ng nilakad ko. Ayan! Nakapagdibot na naman po tayo. At naipakita ko na naman ang isang magandang view at best tourist destination dito sa may Doha, Qatar. So sana po sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, huwag nyo po sanang kalimutang i-like at i-subscribe. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Hanggang sa muli po. Bye bye. At sa mga kapwa ko OFW, tiyaga at tiis lang po. Keep safe sa inyong lahat. Yan, maraming salamat po. Bye bye.